Magandang-magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, Svig Garcia. Ako lang po yung kapamilya, Abilene Garcia. Dito ang Tulong Ko Pa Sa Mag-Global. Sa TFC, The Filipino Channel. Nandito kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, mas masaya, at mas makabuluhan. Kapamilya, nadinig mo na ba ang tanong na, sino ang magaling? Ano ang masarap? Sino ang dapat iboto? Alin ang mas maganda? Sino ang tama? Ikaw o ako? Ilan lang yan sa madalas pag-usapan at pagtalunan ng maraming tao na kung minsan nauuwi pa sa away. Good news po! Mamaya, pag-uusapan natin ano-ano ang mga dapat gawin kung sabi na iba mali ka, pero ang alam mo, tama ka. Oo nga naman. Matutunghayan natin yan sa ating episode na Sino ang may tama? Ayan, ganda po ng title natin. Ibig sabihin na sino ang may tama, kung sino yung tama sa inyong usapan. O kaya kung minsan, sino ang may tama? Ibig sabihin, sino may diferensya? Ibig sabihin, sino yung pinaglalaban yung mali? Sino may tama ng konti? Yeah. Yung utak, ano? Oo. Matutunghayan din po natin ang successful business journey ni Rodrigo Suerte Felipe sa segment na kung kaya niya, kaya mo rin. Sa tulong inspirasyon, matutunghayan naman natin si Bing Kalinawan ng Sante Barley. Inspire niya po tayo and keep us on fire sa kanyang topic na healthy lifestyle. Bago yan, simulan po muna natin ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil ang paniniwala namin, one idea can change your life. In this case po, one story. May maganda po may kwentong ibabahagi sa inyo at sigurado ko marami kayong matututunan. Ang tulong pampagana natin ngayon ay tungkol sa isang batang tolero. Ano may sabihin ng tolero? Confused. Hindi alam, ulitong-lito na. Hindi niya alam magagawin. Confused yan. Okay. Oo, may isang batang babae na nagtanong sa kanyang nanay, Nay, paano ba nagsimula ang human race? Gandang tanong niya. Gandang diba? Tanong. Ang sabi ng nanay, ang tao ay nagsimula kay Adan at Eva. Oo. Liligaya ng Diyos. Lumipas ang ilang araw, tinanong naman ng bata ang kanyang tatay. Nako. Sabi, Tay, paano ba nagsimula ang human race? Eto, sabi ni tatay, alam mo anak, many years ago, there were monkeys and little by little, they became more like people. Aba? And now, here we are. So, syempre, yung bata ako na-confused kasi iba'y sagot ni nanay, iba'y sagot ni tatay. Eto nangyari. Oo, so syempre, confused siya, balik naman siya kay nanay. Mm-hmm. Sabi niya, Ma'am, sabi mo, God created people. Dad said, we came from monkeys. How can that be? Yan, so yun na po. Litong-lito na po yung bata. Tulir yung tuliro na. Pero ito po, pakinggan niyo pong sagot ng nanay. Sabi niya, oh honey, that's easy. I told you about my side of the family. Dad told you about his. Yan, so si nanay daw po, galing kay Eva at ni Adan. Si tatay daw po, galing sa unggoy. Yan po yung kwento po nung... Kaya po yung bata, tuliro. Siguro ang tanong niyo, ano yung matututunan natin sa kwento ito? Isa-isayin po natin, number one. Number one, there are at least two sides of every story. Yun po, tatandaan niyo po. Sa bawat story na madidinig niyo, at least may dalawang side. Sir, bakit at least? Kasi it can be three, can be four. Kaya nga po, at least. Sir, ano-ano itong mga side na ito? Yung side nung... Nanay. Nanay. Yung side nung... Tatay. Tatay. Dalawa na po yun. Oo. Okay. Pag tinanong pa niya yung lola at lolo niya, baka may iba pa, pa may panibagong side yun. Kaya mapasin mo, tatlo, apat na, tinanong pa niya teacher niya. At meron pang isang pinamatinding side, the truth. Tandaan niyo po yan, in every situation, at least two sides. Kaya po huwag kayo kagad jump into conclusion, magagalit kagad pag hindi nag-agree sa iyo katabi nyo. Kasi po, may iba siyang side of the story. Kaya ka po, siguro tanong ko sa inyo, saan po kayo galing? Kedan? Keba? O sa unggoy. Mamili na kayo, malamang kanya-kanya tayong kwento dyan. Alam mo, naalala ko, may nagpa-counsel sa akin, ano, at sinasabi niya, hindi, ito talaga totoong nangyari. Nung kinausap ko yung asawa, hindi, ito talaga totoong nangyari. Pero pareho po yung nakita nilang nangyari. Oh. Labo, ano? Ano ba talaga? Yeah. Or, halimbawa, sa isang banggaan, sino ba talaga ang nakabangga? Mm-hmm. Iba yung side nung nabangga, iba naman ang side nung nakabangga. Pero may side niya. Ano po, ba talaga nangyari? So number one, lagyan niyo po sa isip niyo, there are always at least two sides to every story. Kaya huwag po kayo kagad magkukonklude kasi baka hindi malinaw yung story. Yes. Number two, when in doubt, don't guess, ask. Ang ganda po nito. Sana po, apply niyo po ito sa buhay niyo. Yung bata po, ang galing. Hindi siya sigurado kung saan ba nagaling ang tao. So nagtanong siya kay nanay. Nagtanong siya kay tatay. Ito problema. Lalo siya nalito. Kasi po, iba-iba. Pero kung patuloy po magtatanong yung bata, eventually po,
makakausap siya at malalaman niya yung tunay saan ba nang galing ang tao. Kaya napaka-importante, may mga pagkakataon, di natin alam, tanong po tayo. And eventually, malalaman natin sagot. Correct. Kaya nga, minsan, di ba, pagka nagdudunong-dunungan ka, ay naku, mas lalong mapapahama ka pa. Yung hindi mo naman alam, pero pinapakita mo sa ibang taong, alam mo, sa mahuhula ka, papagaling ka, ay mali. Eh, all you need to do is to ask, because kadalasan po, yung problema, tanong natin, may taong nakakaalam. Tanong mo lang! Correct. Number three, everything we hear is an opinion. Ayan. So, isa pong may mag-aindin na. So, kadalasan po, may nadidinig tayo. Kahit pareho po yung nadinig namin dalawa, pero sa pagdinig mo na rin, may opinion ako. Mukhang totoo yung sinasabi niya. Mukhang hindi. Si Mama Evelyn po, ganun din. Mukhang totoo. Mukhang hindi. So, basically, kami po, pareho na dinig, pero iba yung opinion namin. Yun po, kaya po napaka-importante. Everything we hear is an opinion. Correct. Opinion po yun, yung taong nagsasabi sa'yo. Kaya nga po, ingat. Hindi ibig sabihin yun yung katotohanan. Opinion niya po yun. Side mo yan. Ito sinabi mo, di ba? Pero meron tayong tinatawag na fact naman. Kaya nga po, napaka-importante po nun, hindi lahat ng nadidinig natin, katotohanan. Kaya, paano maging katotohanan? Dapat may ebidensya, may documentation, may fact na nagsusupport nung sinasabi niya. Kung ang sabi natin sa number 3 is everything we hear is an opinion, yung number 4 naman is everything we see is a perspective. Ano naman yan? Siguro sabi niya. Pananaw. Ibig sabihin, kung minsan po, pareho itinitingnan natin, iba'y ating nakikita. Tama? Ibig sabihin po nun, iba kasi yung pinanggagalingan ko, iba'y pinanggagalingan niya, iba'y pinanggagalingan mo. Ang tawag doon perspective. Kaya ako minsan, pareho nakikita, iba ang perspective. Halimbawa, di ba yan, yung basong yan, di ba may makikita kang baso, nakalahati ang tubig. Yung perspective ng isa, uy, malapit ng maubos. Mm-hmm. Yung so, isa naman, glass full. Pero yung isa naman, half glass full. Glass empty or full. Ay, nako. So, pagka ikaw tinignan mo na malapit ng mapuno, parang feeling mo, you're full of hope. Pero yung perspective ng isa na kung malapit ng maubos para mawawala ka ng pag-asa. Yung po ang ibig sabihin na, kaya nga po, huwag po nyo ipagpilitan yung perspective nyo, yung opinion sa ibang tao. Kung talaga ayaw niya, pabayaan mo. Yun po sana ang natutunan natin sa araw na to para maiwasan ang samahan ng loob at argumento. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan at ganahan tayong mabuhay. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng EdSense Solutions. Kaya mag-avail po ng book ng Bloom on the Battlefield, Medical and Healthcare Essentials when you visit www.edsensolutions.com. At para ganahan ka namang kumain, visit Butterberry's Cafe Food Truck every Saturday po. Located po yan sa Echo Park, 1030 Alpine Street, Los Angeles, California. At every Sunday naman from 9 to 5 p.m. at Melrose Trading Post, 7850 Melrose Avenue, Los Angeles, California. For catering, tawagan ng 323-610-9005 at 323-244-9784. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa maglubat. Huwag bibitiw! Tulong ko pa sa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa mga global. Ako pa rin yung kapamilya, Aveline Garcia. Dadako na tayo sa tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto naming mas gumanda ang buhay ninyo, bibigyan namin kayo ng tips para mas gumanda ang buhay. Simulan natin ang tulong pampaganda ng buhay sa pamamagitan ng tulong kalusugan. Mula yan sa Certified Nutritionist and CEO of Trinity for Health, Salad Master Dealership in Santa Clarita, California, USA. Please welcome Miss May Gonzalez. Para sa ating tulong kalusugan, pag-uusapan po natin ang 6 na enemies of nutrition or kaaway ng nutrisyon. Pero sa araw na ito, i-discuss po natin ang unang 3. Sisimulan po natin sa pagbabalat or peeling ng ating gulay at prutas. Alam niyo ba na mas maraming vitamins and minerals in the peel kasi po yan ang malapit sa soil where we get a lot of natural minerals and also the one that's exposed to the sun. Pagka po tayo nagbabalat ng ating prutas at gulay, hindi lamang nababawasan ang pagkain na ating hinahanda sa ating pamilya. Ibig sabihin, nasasayang ang ating mga ginagastos sa itong mga mamahalin na ingredients.
Also, you are reducing vitamins and minerals. The second enemy of nutrition is water. Water is a universal solvent. So every time we use water sa ating pagluluto, dinadilute po natin ang vitamins and minerals at ipapakita po natin ito sa ating carrot test. Alam niyo po ba na ang color ng ating pagkain are vitamins and the natural flavor are minerals? Sino ba naman ang hindi gusto na kumpleto or mas marami ang ating vitamins and minerals sa ating food? So makikita po natin dito na ang unang carrots are very bright in color. But look at the carrots diluted in water in the glass. Lahat po ng color nandoon na sa tubig at ang tubig na to tinatapon natin sa ating mga sink. Ibig sabihin, mas marami pa pong nakukuhang vitamins and minerals ang ating sink kesa sa ating katawan. And then, the third enemy of nutrition is oxidation. Makikita po natin ang oxidation na pagka po tayo ay naghihiwa ng ibang prutas or gulay, nag-iiba po ang kulay, di ba? Look at the apple or avocado or even eggplant. So pagka po ating hiniwa yan, nakikita natin na nag-iiba ang kanilang kulay. Ibig sabihin po niyan, nababawasan ang vitamins and minerals in your food. Sa pagluluto naman po, pagka po tayo bukas-sara ng ating kaldero, yung takip po, nawawala ang vitamins and minerals. Akala natin, naaamoy natin yung sarap ng ating pagkain, no? Hindi natin alam na yung vitamins and minerals pala, napupunta sa air. Okay? So, ang suggestion po natin, let your cookware do the job. Let your cookware cook your food and have a healthy meals in a faster time. Ito po si May Gonzalez of Trinity for Health's Authorized Salad Master Theater in Santa Clarita na nagsasabing, be happy, healthy, and blessed. Para sa ating segment na kung kaya niya, kaya mo rin. Nako, napakaganda ng ating pag-uusapan natin ngayon. Kapamilya, alam mo bang bahagi ng tulong pampaganda ng buhay ang segment na kung kaya niya, kaya mo rin. Extraordinary and outstanding Filipino entrepreneurs in the United States are featured kasi nais namin na ang bawat kwento ay humimok sa inyo na maniwala at umaksyon sa inyong mga pangarap na maging negosyante. Dalang paniniwala namin kung kaya niya, kaya mo rin. Today, we have a guest, a business personality who will inspire you. Born and raised in Bulacan, Philippines. Family of four. Youngest in the family. He's married to Cristina Suerte Felipe and of course, a father of three children. Siya po ay past president of Asian Real Estate Association of America, North Los Angeles Chapter. Top 2% of over 90,000 real estate agents in the company and sold over $100 million worth of properties in his real estate business. He has been recognized and awarded the prestigious icon status for 3 consecutive years and EXP. Please welcome Rodrigo Suerte Felipe. Magandang lalaki sa'yo, Rod! Magandang babae rin sa'yo, Abilin. Rod, paano ka ba napunta dito sa Amerika? Of course, kagaya rin tayo ng ibang mga Pilipino na dumating dito sa Amerika as a tourist and then as a business. And then from there, actually, I become citizen. Ilan taon ka na dito sa Amerika? I've been living in the United States for more than 22 years now. Tanong ko lang, ano bang educational background mo sa real estate ba? Actually, Abilin, hindi real estate ang background ko. In fact, it is completely different kasi my course before it's actually BS Math major in computer programming. So mathematics. Oh, medyo malayo. Malayo, no? Yeah. Pero ang sasabi mo ba na kahit sino pwedeng pumasok dito sa business na to? Kumbaga, it doesn't matter ba kung anong course mo? Of course, kahit anong kurso mo, pwede kang pumasok sa business na to. Kailangan lang, the most important thing dito, yung passion mo sa ginagawa mo. What was your initial work? Ano ba yung una mong trabaho dito sa Amerika? Actually, nung bago ako dito sa Amerika, I used to work as inside sales. Ano yun? Inside sales, nagbebenta kami ng mga computer
sa loob lang ng kumpanya. Aside from that, nahirapan ka ba sa mga simula mong trabaho dito? Yes, actually, nag-door-to-door din ako dito sa America. I'm gonna knock on your door. Yeah, I'm gonna knock on your door. I'm gonna sell like alarm. I'm gonna sell satellite. So, I'm actually doing a lot of things. So, nag-start ako dito para makasurvive. So hindi madali, ah? No, it's not easy, actually. Paano ka naging negosyante or paano ka nagsimula dito sa tiyatawag nating real estate business? Sino nagtulak sa'yo o ano nagtulak sa'yo? Way back, I think 12 years ago, meron akong kaibigan, you know, his name is Wilson. He invited me to a real estate, you know, seminar. So, from there, in-encourage niya ako na kumuha ng lisensya ko. And then, naipasa ko yung lisensya ko and then nag-start ako mag-renta ng property. But, of course, it's not that easy. Isang invitation na kapag bukas sa'yo ng isang oportunidad na ngayon ay isa ka ng icon sa real estate. Yes, totoo yan. So, nung pumasok ka dito, di ba, sabi mo, nakakuha ka ng lisensya, yeah. And at the same time, pumasa ka naman. Right. O, ilang bahay ang nabenta mo? Actually, during my first year, I always sold 3 homes. Tatlo lang. Tatlo lang, my very first year. Kasi nga, wala akong kilala. So, naghahanap pa rin ako ng mga pwedeng kliyente na magbenta or bumili ng properties. Ay, paano mo na-close yung unang bahay na nabenta mo? Yung unang bahay na na-close ko, actually, this is my charts mate. Kasamahan ko siya sa charts. So, kaibigan ko, so she trusted me. And then, natulungan ko siyang mabenta yung property niya. So, doon nagsimula, actually. Oo. Sa isang pagtitiwala ng isang tao sa'yo, no? And the rest is history. Siguro lang matanong ko lang, ano ba yung pinakamalaking problema, Rod, na hinarap mo sa pagsisimula mo ng negosyo? O sa negosyo? Yeah. Sa negosyo kasi, ang pinakamahirap establish mo is yung kakilala mo. Connections. Actually. So, that's why, you know, pagka nag-start ka na in any business, actually, that you're going to start, you need to do a lot of networking. Kasi doon ka mag-build ng relationship. So, wala kang kakilala at that time? Wala akong masyadong kakilala at that time. Wala akong mga kaibigan. Wala ka rin relatives na... Wala akong relatives dito sa Amerika. Oh, actually, wala akong relatives na I know na nandito. Pero ngayon, meron na ako nakilala. Meron pala. So, ba't nung unang dumating ako, wala akong kilala na relatives. Yeah. So, dito sa mga obstacles na ito, paano mo napagtagumpayan na dito? Paano ka nakapag-establish ng relationship? Actually, I mean, you know, that time na nagsisimula ako sa real estate, I used to go to Island Pacific. Until now, I'm still going to Island Pacific, Seafood City, actually. Ano ginagawa mo doon? Kumakain ka? Kumakain. At the same time, nakikipag-usap ako sa lahat ng kumakain or lahat ng Pilipino na nangyayari. Kahit hindi mo kakilala? Kahit hindi ko kakilala. Nakikipag-usap ako para lang tanong sa kanila kung gusto nilang bumili o magbenta ng bahay, binibigay ko sa kanila yung business card ko o kinukuha ko yung telepono nila para maging kaibigan. Ano naman ang naging ang resulta niyan? Nagtitiwala ba sila sa'yo? O anong naging experience mo na hindi mo makakalimutan? Actually, based on my experience, lahat ng Pilipino, pagka kinausap mo, most of them actually, they are so nice and they are so friendly. Basta maayos ka makikipag-usap sa kanila. So, in fact, meron ako naging kliyente, bumibili lang ako ng pandesal. Bake shop na nasa loob ng Seafood City. So, bumibili ako ng pandesal, and then may nakilala ako doon na isang bumibili rin, naging kliyente ko, natulungan ko siyang bumili ng bahay. Grabe, bumibili ka lang ng pandesal, yes, nabentahan mo ng bahay. That's correct, yeah. Normally, anong tiyatanong mo sa kanila? Usually, I ask them kung ano ba, meron pa silang balak bumili ng bahay or gusto ba nilang magbenta ng bahay or may kakilala pa sila na gustong bumili o magbenta ng bahay. Sasabi mo bang maganda ang real estate business? Actually, real estate business is very challenging din. Pero, actually, this is the only job na pwede kang maging milyonaryo. Kung gusto mo maging milyonaryo. Katulad mo. Pero, of course, merong mga challenges din na kapaloob doon. Hindi lahat madali. So, marami rin ikaw na may encounter na challenges. So, Ron, anong masasabi mo na isa sa pinakamagandang benepisyo kapag nasa real estate business ka? Actually, ito. Number one, actually, yung flexibility ng time mo. Oo. Of course, you know, time for family, hindi kayo 9-to-5 job. Kasi, pagka realtor ka, pwede ka mag-set ng schedule doon sa kliyente mo
kung kailan sila available or kung kailan ka available. Oh. And this is the only job or profession that you can surpass the income of a doctor. Basta, dedicated ka, and then meron kang passion and goal to sa business model. Yes. So aside from the financial gain, medyo flexible ka, ano pa yung nakikita mong benepisyo nito? Of course, you can develop network around the world. Oo. Diba? Kasi pwede kang magkaroon ng kaibigan. Pwede kang magkaroon ng kaibigan realtor from other countries. Like me, I have agents from different countries like Canada, Dubai, and you know, so forth and so on. So marami kang network na pwedeng i-develop. Diyan kita nakilala, di ba, sa real estate. At syempre talaga napatunayan ko na talaga mapagkakatiwalaan ka. Tsaka napakaganda talaga ng iyong relasyon. No, hindi lamang sa kliyente, hindi nananatiling client in the relationship. Yeah. Talaga nagiging kaibigan mo na talaga. Diba? So yan yung isang benepisyo. Right. Yung mga kliyente mo ba noon, kaibigan mo pa rin hanggang ngayon? Yes, actually, most of my clients, from the very beginning that I started this business, hanggang ngayon, kakilala, kaibigan ko pa rin sila. Ako pa rin ang tinatawagan nila pagka gusto nilang bumili o magbenta ng property. Ano sa palagay mo ang pinaka-importanting dapat gawin at tandaan sa pagninegosyo dito sa real estate? At kailangan natin tandaan na actually, pagka pumasok ka sa business na to, dapat handa ka. Kailangan passionate ka dito sa business na to. Of course, dapat meron kang patience kasi hindi ganun kabilis mag-close din ang deal. Sometimes it will take months bago ma-close mo. So aside from patience? Of course, perseverance is absolutely important too. And then of course, yung mission natin kailangan nandyan. Hindi yung commission muna bago mission. Kasi the most important, kailangan tulungan mo yung kliyente mo dun sa requirement nila or kung ano ang kailangan nila. Hindi kayong tinatawag nila na commission bread agent. Kasi the most important thing here is to help your client but not the commission. Of course, the commission is there pero secondary yun. Dapat unahin mo muna yung kliyente mo. Of course, kailangan natin ng prayers for every transactions actually. Kasi kailangan natin din ng God dito sa ginagawa natin. Actually, in any business that we do, kailangan natin ng prayers para maging successful tayo. Wow! Oy, ha? Mga kapamilya, tandaan nyo, ang ganda na sinabi ni Rod, kailangan passionate ka dito sa pinapasok mo. Patient ka, may pasensya, yes, perseverance, and of course, mission first before commission, and last but not the least is you have prayers. Yes, prayers is the most important. Yeah. Rod, siguro last na lang, ano may tutulong mo or ano yung pwede mong gawin no, para matulungan ng mga Pilipinong gustong maging real estate agent katulad mo? No? How to be you, especially dito sa Amerika? Alam mo, doon sa mga nanonood sa atin, ano, alam ko marami rin gustong pumasok sa real estate. So kung gusto nyo malaman o kung gusto nyo na information about real estate, pwede ko kayong matulungan ng libre. Sasabihin ko sa inyo lahat ng tekniko na ginagawa or ng lahat ng pwede ko maitulong para maging successful din kayong realtor. Anong number mo, Rod? 310-689-9781. At email address? My email address is mydreamhouse777@gmail.com. So mga kapamilya, nako, thank you so much, Rod. Sa uulitin, nadinig ninyo ang successful, happy, and significant business life ng ating featured business owner na si Rod Suerte Felipe. Laging tandaan, kung kaya ni Rod, kaya mo rin! Magbabalik pa ang tulong ko pa sa mga global, huwag bibitiw! Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Vic Garcia bumalik. At Aveline Garcia. Dadako na tayo sa tulong dagdag kaalaman. Kung saan hahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Alin ang mas masarap? Sino ang mas magaling? Sino ang dapat iboto? Alin ang mas maganda? O sino ba ang tama, ikaw o ako? Oo nga naman, ilan lang yan sa madalas pag-usapan at pagtalunan ng maraming tao. Totoo po, at malamang alam niyo po yan, ilang beses na kinakipagtanong, nakipag-argumento sa ibang tao dahil sa mga bagay na to. Oo, ang masakit kung minsan ito ay nauuwi sa away at samaan ng loob ng magkakapamilya, magkakaibigan at kung sino-sino pa. Yun ang ayaw po nating mangyari. Kasi po, kung minsan, okay, sana kwentuhan lang, argumento lang. Oo. Pagkatapos yun, wala na.
kuminsan po, itong mga kwento at argumento na to, nagdudulot po ng sama ng loob. Kuminsan, hindi na po nag-uusap yung magkapamilya, hindi na mag-uusap yung magkaibigan. Bakit? Nagsimula sa isang argumento. Sigurado ko alam nyo itong pinag-uusapan natin. Kumbaga, pinagpipilitan ng isa yung perspective niya, pinagpipilitan din ng isa yung perspective niya. Ang good news, pag-uusapan natin kung ano-ano ang dapat gawin kung sabi ng iba, mali ka. Pero ang alam mo, tama ka. Sa ating episode na, Sino ang may tama? Ayan, o kaya, pwede ka pang ibang title dyan eh. Sino tatamaan? Kasi mali. So, makinig po kayo mabuti. May ilan po kami mga techniques na dapat nyo gawin para maiwasan itong mga bagay na to. Okay, number one, alamin kung ang issue ay opinion or katotohanan. Ito po yung sa pinaka-importanting dapat gawin nyo kung kayo po ay nasa ganitong sitwasyon na may argumento, may parang di pagkakasunduan. Ang unang-una nyo gagawin, yung pinag-uusapan nyo ba, opinion or katotohanan? Nagkakaintindihan po tayo. So, alamin po natin, ano yung pagkakaiba nitong dalawa? Ma'am, ano yan? Alam mo nyo, according sa dictionary.com, yung opinion is a belief or judgment that rests on grounds insufficient to produce complete certainty. Ayan. So, ibig sabihin po, may opinion mo yon, tingin mo parang tama yon, pero walang ganung buo, matibay na ebidensya to prove it. Take note, ha? May ebidensya, pero hindi buong-buo. Kaya tawag pa lang natin, opinion. Yun po ibig sabihin ng opinion. Ano yun eh, parang personal na view mo, di ba? Or attitude, or appraisal dun sa isang bagay. So malinaw, yun po ang opinion, pinag-uusapan, yes. Pero walang malinaw, matibay, scientific fact to prove na totoo yan. Yeah. Correct. Yung fact naman is something that exists. Yeah. Something known, no, to exist or to have happened. Example, sinabi mo, wireless communication is now a fact. Yeah. Diba? Ibig sabihin, may wireless communication. Nangyayari talaga. Birang tao magsasabi sa'yo, walang wireless. Alam nila, may Bluetooth, may Wi-Fi. Yes. So, bihira ka makakita magsasabi, ay, hindi totoo yung Bluetooth na yan at hindi totoo yung Wi-Fi na yan. So, ibig sabihin, ang Bluetooth, ang Wi-Fi, ang internet, wireless. Fact. Yes. Wireless. Katotohanan. Yun po ibig sabihin ng katotohanan of fact. Ang truth kasi, ito yung known by actual experience or observation. Something known to be true. Yeah. So, malinaw, ha? Yung katotohanan, fact, talagang halos lahat ng tao naniniwala, yun ang katotohanan. Malinaw. Yun ang fact. Ang opinion, may nagsasabing ganito, may nagsasabing ganito, may nagsasabing ganito. Nagkakaintindihan tayo. Okay. O, lagay natin sa konteksto ng pangyayari actual, sa araw-araw. No? Example, nabangga ni person A ang kotse ni person B. Yan, nabangga. Okay. Anong fact dyan? Yan. Ang fact, nabangga ni person A ang kotse ni person B. Malino yan. Halos walang magireklamo at walang may ipag-argumento na hindi nabangga. Kasi may katibayan, nabangga, may bump yung isang kotse, so nabangga. Yun ang ibig sabihin ng opinion. Eh. Opinion naman, sinadya ni person A na banggain ang kotse ni person B. So medyo, medyo problema po ng konti yan. Kasi paano natin mapapatunayan na sinadya? Sinadya. Unless meron pong ebidensya. Eh pakiramdam ko sinadya kasi galit siya. Pero hindi naman lahat ng galit, babanggain. Babanggain. So ang tawag po dun, opinion. Yung pagkakabangga ng kotse, fact yun. Dahil ito yung nangyari. Pero yung sinadya ni person A na banggain ang kotse ni person B, yun nga, hindi tayo sigurado. Doon natin masasabi na opinion. Pero, meron tayong matibay na katibayan. Yeah. Diba? So, kakainin na, opinion po yan, normally walang matibay na katibayan. Pag fact po yan, may matibay na katibayan. Pero kung may opinion ka, at makakapag-present ka ng matibay na katibayan, baka yung sinadya magkatoto. Ba't sinadya? Sinabi sa akin yun. Na pag nangyari, babanggain ko. At hindi lang ako nadinig niyan. Nadinig din ng tatay ko, nanay ko. Aba, ito may kumbaga yung opinion, hindi na nagiging opinion. Baka maging katotohanan. At ito pa, ni-record ko pa. Yan. So ngayon, hindi na yung opinion. Kasi may proof na sinadya talaga. Take note, mangyayari lang po yung opinion, may in fact, kung mayroon pong matibay na ebidensya. Yes, kaya dapat nating alaming mabuti kung opinion ba o katotohanan yung ating pinag-uusapan o pinagtatalunan. Bakit? Almost everything we hear is an opinion, not a fact. Almost everything we see,
is a perspective, not truth. Kaya mag-ingat. So, ingat po ha. So, ating nakikita, ating perspective po natin yan, hindi tayo sigurado unless supported by facts. Sabi nga ni Napoleon Hill, opinions are the cheapest commodities on earth. Totoo. Everyone has a flock of opinions ready to be wished upon anyone who will accept them. Oh, ang dali po mong ground opinion. Uh-oh. Ito, opinion ko dyan. Ito, pakiramdam ko dyan. Ito, ganda. Okay, wala problema. Pag ganun po, huwag niyo pagawa yan. Yes. Okay? Pero, yung opinion gagawing fact, ibang usapan po uli yan. Kaya alamin, di ba? Kung ang issue ay opinion or katotohanan. So, yun po ang step number one. Habang nag-argumento kayo, opinion ba to katotohanan? Pag nalaman mo opinion o katotohanan, punta tayo step number two. Okay. Kung opinion, respetuhin ang opinion ng iba. Remember, we are all entitled to our own opinion. Totoo lahat yan. Tayo may karapatan sa ating opinion. Kung may opinion ka, may opinion din ng iba. O... okay, sana kung pareho opinion ninyo, di ba? Pero kung hindi, okay lang. So, yun po, step number two, kung alam mo opinion na pinag-uusapan nyo, respeto, ganun ba pananaw mo? Okay, pero ito po'y pananaw ko. So, huwag mong pagpilitan yung opinion mo sa ibang tao at sana yung usap mo, huwag din pagpilitan yung opinion niya sa'yo. Kasi yes. Opinion. Yes, kaya kung okay sa'yo ilahad ang iyong opinion, pabayaan mo rin ang iba na ihayag nila ang kanilang opinion. Sabi nga ni Bill Bullard, opinion is the lowest form of human knowledge. It requires no accountability, no understanding. The highest form of knowledge is empathy, for it requires us to suspend our egos and live in another's world. Yeah. So, ito, pag ganun po ginawa natin, ibig sabihin, pinakikinggan po natin yung sinasabi na iba. Kaya, payo po namin step number two. Kung opinion, respetuhin po natin ang opinion ng iba. Bago tayo mag-break, magbibigidaan muna tayo sa tulong inspirasyon mula kay Bing Kalinawa ng Sante Barley, who will inspire us and keep us on fire sa kanyang topic na healthy lifestyle. Panoorin natin ito. Pag-uusapan natin ay healthy lifestyle. Ano ba ang lifestyle? Kasi pag sinabi nating lifestyle, nandun na siya sa atin araw-araw. Yung ginagawa natin araw-araw. Alam mo yung upon rising up in the morning, pagising mo, ano ba talagang una mong ginagawa? So, syempre ako, whenever I wake up, syempre I pray. Tapos, prepare na ako ng aking barley as supplement, okay? So, ang barley, maganda ito as a supplement. Sabi nga, supplement. Ano ba ang supplement or food supplement? Ito ay karagdagan. Kasi may kakulangan yung mga kinakain natin. That's why we really have to supply our body with the nutrients. Hindi naman yung dami ng kinakain natin eh. Dapat yung meron talagang nutrition. So I found out na yung barley pala ay napakadami niyang micronutrients. Kasi kailangan natin ng vitamins, ng minerals, amino acid, mga protina, no? Ito ay nandoon siya sa barley, no? So it's a supplement. So I've been an advocate of nutritionals for the past 30 years na yata, no? So kailangan talaga may supplement kaya. Hindi lang vitamins, hindi lang minerals, so madami. Kasi kailangan natin yung mga nutrients na yun. Sabi ko nga, hindi yung dami ng pagkain na kinakain natin. It's the nutrition or the nutrients that we get in the food that we eat. So nagiging lifestyle ko na ito, na upon waking up in the morning, every day, kailangan umiinom ako ng isang supplement just like the barley, no? So, madaming nagagawa kasi si barley. So, if you can Google, maraming klase ng barley, no? Barley pearl, barley husk. So, actually, yung iniinom namin is in the juice, in capsules, and kailangan talaga everyday mo siyang iniinom because that's already a part of your lifestyle, okay? So, in fact, it's the little things, doing things everyday na gagawin natin. Again, ako po si Bing Kalinawan, Corporate Product Specialist Consultant. Let's live more and do more with Sante. Bye! Maraming salamat for inspiring us and keeping us on fire. For more information about Sante Barley, please go to their website, mysante.com. Sa aming pagbabalik, itutuloy pa po natin ang ating kwento. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mag-glow up. Huwag bibitiw. Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Vic Garcia po. At Abilene Garcia. Tutuloy na natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano ang dapat gawin kung sabi na iba maliga pero ang alam mo, tama ka. Sa ating episode na
sino ang may tama? At number one, review mo na tayo, review. Pinag-usap natin kanina. Alamin ko ang issue ay opinion o katotohanan. So, alamin na kung ano yung opinion, pinag-usapan na natin ano yung opinion at ano po yung katotohanan. Step number two. Kung opinion, respetuhin mo yung opinion ng iba. So, malinaw po ha. Kung yung pinag-usapan yung opinion, huwag niyong pagtalunan o pilit yung opinion mo sa iba. Share mo lang, pabayaan mo siya. Kung gusto niyang tanggapin o hindi niyang tanggapin, hindi kailangang pag-awayan. Yes. Kung ang opinion ng iba ay napakahirap respetuhin o tanggapin, respetuhin mo pa rin. Ibig sabihin, may mga opinion na madaling tanggapin at paniwalaan dahil maraming bagay ang nagpapatunay dito. Pero may mga opinion na ang hirap tanggapin dahil sa tingin mo, ito ay talagang mali at malayo sa katotohanan. Nangyayari po yan. And in some cases, talagang maling-mali at wala sa katwiran. Pero gaya ng nasabi namin kanina, remember, we are all entitled to our own opinion. In some cases, we are even entitled to our wrong opinion. So yun po, isang paniniwala na dapat lagay niyo po sa isip niyo, may mga pagkakataon po talagang hindi katanggap-tanggap ang opinion ng iba. Nangyayari po yan sa ating perspective o pananaw. Pero sa kanila po, katanggap-tanggap yun. At may mga pagkakataon din po yung ating pananaw o opinion na hindi katanggap sa iba, pero tinatanggap nila. Kaya po, kahit hindi katanggap-tanggap ang opinion, respetuhin nyo pa rin. Gaya ng gusto nating respetuhin ng ibang taong ating opinion, kahit na sa tingin nila, mali ang ating opinion. So, malinaw po. So, step number 4 na po tayo. Oo, kung opinion, huwag mong ipilit ang opinion mo sa iba. Alam na natin ang opinion ay hindi fact, mm-hmm. Di ba? O katotohanan para sa lahat. Pwedeng tama sa'yo, pero hindi tama sa iba. Kaya mas maganda, huwag na nating ipilit ito sa iba. Okay, at tawag po doon, kung nang palitan lang po ng kuro-kuro. Pero hindi po kailang pilitin natin yung kausap natin, maniwala sa atin. Hindi po. Basically po, we're just being given a chance to share. Ito yung akin, ito yung akin. Ikaw, ano tingin mo? Ito akin, ito akin, ito akin. So, kung hindi kayo mag-agree, okay. Kung mag-agree kayo, okay din. Ang punto po dito is basta walang pilitan. At tawag dyan, freedom to share your opinion. Lahat po tayo meron nun. So, ganun lang po. Parang ano ba yan? Let's agree to disagree. Mm-hmm. Oo. Pwede mo i-share yung opinion dahil sa tingin mo ito ay maganda. Pero huwag mong pilit, no? Ipilit na paniwalaan nila ang opinion. Doon po nagsisimula ang away. Sabi, ito yung opinion mo, di ba? Ito yung opinion. Ay, hindi, mali ka talaga. Ito kasi yan eh. Sabi, ay, hindi, mali ka talaga. So, doon po nagkakagulo. Pag sinabi mo na pong mali siya, eh, opinion lang ang pinag-uusapan niya. Pag opinion kasi, wala pang malinaw na tama at walang malinaw na mali. So, pag sinabi mong mali siya, problema po yun. Ang hindi po sasabihin, paliwanag mo, alam mo kaya ganito pananaw ko kasi. Ikaw, ba't ganyan pananaw mo? Kasi. Ay, mali ka talaga. Don't do that. When you're having an argument about opinion, huwag niyong ipipilit yung opinion niyo sa iba. Oo. Sabi nga ni Corey Stallworth, the worst time to give someone your opinion is when no one has asked for it. Totoo po yan. Ang tawag dyan, unsolicited yan. Advice. Okay po sana kung biglang nag-uusap lang kayo, palitan opinion. Walang problema, hindi masama yan. Ang masama po ito, may nakita ka nanay, tatay, kaibigan, kamag-anak mo. May ginawang mali, parang maling ginawang pagtrato sa anak, nilapitan mo. Pre, mali yata yung ginawa mo. Opinion lang yun sa'yo. Tama. Opinion lang yun sa'yo. Pero sinasabi mo ng mali siya, ito mas matindi. Hindi ka naman tinatanong yun. Ba't ka nagsasalita? Doon po kumisa nagsisimula ang isa pang matinding away. Ang tawag sa'yo ay, alam mo? Nako, nakikialam. Ano? Mas maganda to. Pakialamero. Kasi maganda yun. Anong ginawa mo? Nakialam ako. Wala. Okay pa yun eh. Pero yung sabihin, pakialamero. Ang sakit. Kaya huwag niyo pong gagawin yan. Or in English, unsolicited advice. Kung minsan, kaya tayo napapahamak o gumugulo ang ating buhay dahil yun ang ginagawa natin. Hindi naman tayo hinihinga ng opinion, eh binibigay natin. So yun po, huwag kayo magbibigay ng opinion kung hindi naman kayo kasali. Lalo na, isa pa yung huwag kayong sasabat sa kwentuhan ng may kwento. Pag siyempre, may nagkukwentuhan. Papasok ka. Hello, sila lang po ang nagbigay ng freedom para magpalitan ng pananaw. Pag pumasok ka, unsolicited advice, pakialamero ka, kaya ka napapakaway. Number 3. 5.
Kung opinyon, huwag na huwag makipag-away dahil sa opinyon. Pwedeng pag-usapan natin ang ating mga opinyon at magbigay ng dahilan bakit ganun ang ating opinyon at sana magkasundo tayo sa iisang opinyon. Pero huwag na huwag makipag-away. So, malinaw po yan, ha? So, wala pong masama sa argumento. Example, di ba, may mga contest, debate. Okay lang, mag-debate kayo. Pero walang away. Yes. Pero nakapanood na ho ba kayo ng debate pero nag-away? Mali po yun. Sana wag nyo rin pong gawin. Kung minsan po, nangyayari din po sa atin yan. Christmas party. O anumang okasyon sa bahay. Nagsimula na isang topic about politics. Ay, no po. Wala na. Mamaya po, party po. Masaya. Aba, galit na sa isa nag-away na. Yung anumang ano, wala na, hindi na ganun kasaya. Ano diba? Po sekreto nito? Hindi po natin ginawa yung sinabi namin kanina. Respetuhin natin yung pananaw niya, kahit tingin natin mali yung pananaw niya. Bakit? O pananaw niya po, opinion niya po yun. Okay na po yun. Pero kung kayo po darating sa punto, sa inis, sa opinion na iba, mag-aaway kayo, ay malaking problema na po yun. Huwag na huwag yung gagawin yun dahil sisirain niyo po yung pagsasama niyo bilang magkaibigan, magkamag-anak at kung ano pa. At kapag pinilit mo yung opinion, walang mananalo at pareho kayong matatalo. Dahil tama ka sa opinion mo, pero mali ka sa kanila. No, dahil inaway mo sila. O yun. Diba yan? Tama yung opinion mo. Karapatan mo yun, perspective mo yun, walang problema. Oo. Pero pag inaway mo siya dahil mali ka na, doon ka mamamali. Hindi po maling magsabi ng opinion. Okay lang yan. Ang masama ay awayin mo sila dahil hindi kayo pareho ng opinion. Yun yung masama. Wag yung nang away sa'yo, tama siya sa opinion niya. Pero mali siya dahil inaway ka niya dahil sa tamang opinion mo. Ganun din naman. So okay lang, magkapalitan ng opinion, huwag lang mag-aaway. Kaya wag awayin ng iba ha dahil sa kanilang opinion. Sabi ni Stacy Lee, the tricky thing about giving opinions is that sometimes they cost you more than you wanted to spend. Yan po ang problema pag nagbigay ka ng opinion. Gusto mo lang bigay ng opinion? Ang problema, hindi tinanggap ng kausap mo. Kausap mo. Ikaw naman, nainis ka sa kanya. Can you imagine, nagbigay ka lang ng opinion, ngayon hindi na kayo nag-uusap. And to some of you, 2 taon na kayo hindi nag-uusap dahil sa pinagtalunan nyo yes. Many years ago. Dahil sa isang opinion. Sabi ni Pierce Anthony, one day you'll discover that the opinions of worthless people are worthless. May mga tao talagang may opinion sa lahat ng bagay. Halos lahat ng bagay pinakikialaman kahit wala naman siyang kinalaman. Pag may kilala po kayong ganyan, huwag niyo na po siyang pansinin. Pabayaan mo na siya magsalita, pero huwag ka nang sumagot. Gugulo lang. Meron pa si Murray, ha? Sabi niya, it's hard to win an argument with a smart person, but it's damn near impossible to win an argument with a stupid person. So, yun nga. Pag, may mga, alam mo, hindi pa tatalo eh. Pagbigyan mo na. Sabi ko, Ma'am Abilene, palagi, pag may kilala kami ganun, pasayahin mo na. Pasalitain mo na lang. Give it to them. Kaya huwag makipag-away o busin ang iyong kaalaman dahil lang sa opinion. Mamaya, itutuloy pa po natin ang ating usapan kung anong dapat gawin. Kung sabi na iba, mali ka, pero alam mo, tama ka. Magbabalik pa ang tulong ko, Pasamo Global. Huwag bibitiw. Tulong ko, Pasamo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, Pasamo Global. Di Garcia pumuli. At Abilene Garcia, bago tayo magpatuloy sa ating topic, bibigyandaan muna natin ng usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefits Specialist na si Gina Criste. Gina! Hi, Sir Vic! Hi, Ma'am Abilene! Andito na naman ako para sa usapang life insurance. Last time, napag-usapan po natin ang importansya ng term life insurance as a starter policy to lock in your insurability. Ang tanong, makukonvert nyo ba talaga ang term to perm? Oo naman, meron pang advantages yan katulad ng walang medical underwriting requirement regardless of your health condition at the time of conversion. Napakabilis pa ng processing as early as single day. Kung ano man ang living benefits nyo on your term, it can be added to new perm. O diba ang ganda? If well-funded, perm builds cash value that can potentially provide supplemental tax-free retirement income. Pwede ding partial term conversion. Ibig sabihin, no need to convert full face amount ng existing term insurance nyo. As long as the new permanent policy complies with the minimum face amount. Ito pa ang kagandahan ng perm. It can provide more stability to protect all the events in life, like
a bigger house, a new or expanding business, a growing family, more savings and other assets. So mga kapamilya, ano pang hinihintay nyo? Concerned po ako sa inyo. Protecting yourself and your loved ones matters most. Allow me to help you before it's too late. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefits specialist. Ang maganda dito, makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Ito po si Gina Christine ng Usapang Life Insurance. Until next time, kapamilya, text or call me at 323-244-9784. Maraming salamat, Gina. Until next time, para sa iba pang usapang life insurance. Okay, tutuloy na po natin ang ating kwentuhan at alam ko init na kayo sa ating pinag-uusapan. Sa ating episode na, sino ang may tama? So, number 6 na tayo. Huwag mong siraan ang ibang tao sa kanilang opinion. Yan, kuminsan po kasi, hindi naman tayo nakikipagtalo sa ibang tao sa kanilang opinion. Pero ikinukwento natin sa iba ang maling opinion ng iba. Sa pananaw mo, ha? Tawag po dyan, chismis! Yung gagawin nyo. At kung minsan matindi pa kinikriticize natin ang opinion ng ibang tao, mas malaking problema yan. Dahil hindi natin binibigyan ng pagkakataon ang taong kinikriticize natin para magpaliwanag sa kanyang opinion. Kaya ganito, nagtalo kami ng Abilin. Kaya nakita ko yung pinsan niya, alam mo ba si Abilin, ito sabi ka rito. Eh, maling-mali na may sinabi niya. Ito daw, mali yun. Dapat ito. Di ba kapag eleksyon, minsan nagkakaroon ng problema, nagkakasirang kasi ang opinion ng isa, itong dapat na iboto. Mm-hmm. Ang opinion ng isa, ito dapat, di ba? So, nagkakaroon ng hidwa. So, napaka-importante po. Kung may opinion kayo, nag-argumento kayo, tapusin nyo na ron. Huwag nyo na ikukwento sa iba ang opinion ng iba kasi hindi po maganda. Okay? Iwasan natin ang ganitong gawain. Sabi nga ni Eleanor Roosevelt, great minds discuss ideas. Yeah. Average minds discuss events. Small minds discuss people. So, pag diniscuss mo opinion ng ibang tao, sa ibang tao, ang tawag po nun, you have a small mind. So, gusto mo ba magkaroon ng small mind? Itigil muna yan. Oo, pero pag great minds, ideas ang pag-usapan ninyo. Kaya anong mind meron ka? Diba? Small, average, or great. Mo, wag small. Okay, number 7 tayo. Kung sa palagay mo ay mali ang iyong opinion, aminin mo na yung pagkakamali mo. Kasi hindi naman masamang magpalit ng opinion. Ang masama, mali na yung opinion mo, pinaglalaban mo pa. May mga pagkakataon po pa nagpapalitan tayo ng pananaw. Alam mo ganito yan. Mamaya, bibigilang mababanggit yung kasama na parang may katotohanan na against sa iyong paniniwala. At mayroon siyang mga ebidensyang mukhang totoo. And eventually, habang nagsasalita siya, parang sabi niya, mukhang tama yun. Ano? Kaya lang sa taas ng pride mo, ilalaban mo pa rin yung alam mong mali. Kahit tama siya. Ang punto ko po ito, pag dumating sa punto nakita niya mong mukhang tama, alam mo, pre, parang tama. Parang mali. Parang, ganun ang paliwanag mo, ha? Ito maganda. Darating ang pagkakataon, susunod na topic na kayo, mga topic na kayo, nagpapaliwanag ka, makikinig din po siya. Kasi iniisip niya, baka ikaw naman ngayon ang tumama. And eventually po, pareho kayo natututo. Kasi nalalaman niya yung mga dapat yung malaman at hindi po nananatiling opinion. Sabi nga ni Joseph Duberte, those who never retract their opinions love themselves more than they love the truth. Yun po. Yung mga sobrang taas ang pride, sobrang pagmamahal sa sarili ay mapahiya. Kaya ilalaban na po hanggang sa dulo ng walang hanggan kahit sila mismo alam nila mali sila. Number eight, kung facts ang inyong pinag-uusapan, will it matter kung sino ang tama o mali? Kung hindi, naku, itigil mo na ang usapan dahil wala naman itong magandang kinahihiya. Yan. May mga pagkakataon po na sigurado kayong pinag-usapan nyo, hindi opinion, fact. May ebidensya, may documentation. Ang problema ay kausap mo, ayaw patalo. Laban pa rin siya kahit alam mong mali. Baka ito na yung mataas na pride, yung baka alam niya na rin mali, pero pinaglalaban pa rin niya. Ito, tanong ko. Tama ka. Assuming, tama ka. Will it matter kung manalo ka sa argumento pero sumamahan loob sa'yo nung kausap mo, kaibigan mo, kamag-anak mo? Hindi, you diba? Win the argument, you lose a friend. Yes. So, punto ko, pag dumating ka na sa punto, tingin mong tama ka, sigurado ka, at mali siya, pero makulit pa rin siya, pwede mo sabihin, siguro, I respect your opinion. Huwag mo na ipilit yung sa'yo. It's never worth winning an argument if you lose a relationship in the process. Yung po, sana.
Huwag po niyo gagawin yan dahil sayang po yung relasyon na pinaghirapan niyo na maraming taon. Sisirain lang ng isang argumento. Remember this, immature people always want to win arguments even at the cost of a relationship. Pero ang mature na tao, understand that it's always better to lose an argument and win a relationship. Ang linaw po lang ha. So, saan ka? Immature ka ba o mature ka? Ikaw ba yung mature na willing magbigay? Sabi nga po ng nanay ko, hindi makalimutan, sabi niya, anak, tanda mo ito palagi, kung sino nang kakaunawa, siya magbigay. Ang tawag po ng nanay ko nun, mature. Yes. Yung immature, alam ng mali, ilalaban pa kahit magkasama sila ng loob nung kausap niya. Isang magandang bagay na dapat natin pag-isipang mabuti ay pagkakaroon ng walang opinion. Oo, walang opinion. Kasi kapag wala kang opinion, wala kang opposite na opinion. O walang taong against your opinion. At kung walang taong against sa iyong opinion, maliit ang posibilidad na may makakaaway. Kaya po, may pagkakataon, kung di naman hiningi ng opinion mo, huwag ka naman, makinig ka na lang. Walang away. Unless kailangan talaga ang opinion mo, this is the only time you share. Kaya lang, minsan, sir, iniisip natin, parang malabo naman yung taong walang opinion, di ba? Sa lahat ng bagay. Kaya dapat, meron ka lang opinion sa mga bagay that really matters to you, yes, the most, no? Sa mga bagay na hindi ganong importante, na wala namang kinalaman sa'yo, ipigilan mo na yung sarili mo na gumawa ng opinion. Pag ganun po, maiwasan ang sama na loob at sasaya po kaya. Sana gayahin natin ang panalangin ni David. Ha? Sabi niya, "Oh Lord, my heart is not proud, nor do I have a haughty look. I do not have great aspirations or concern me with things that are beyond me." Yeah, so David na po yan sa Biblia. Para yung mga bagay na hindi para sa akin, hindi niya na po pinakikilaman. In Tagalog po, huwag maging pakialamero at pakialamera. Yung para sa'yo, pag-ubusan mo ng lakas at panahon, yung hindi para sa'yo, pabayaan mo ng iba, huwag maging pakialamero at pakialamera. Naku, sana po marami kayo natutunan sa ating pinag-usapan sa linggo ito. At next week, marami pa tayong pag-uusapan na tunay magpapaganda ng ating buhay at ng mga mahal nyo sa buhay. Manalangin po tayo. Abang nasa langit, maraming po salamat sa pagtuturo nyo po sa amin sa mga bagay na tunay na makaapekto sa aming relasyon sa mga taong mahal namin. Dalangin po namin, Panginoon, matuto po kami ng respeto sa opinion ng iba. At matuto po kami tunay na lumapit sa inyo para malaman ang katotohanan. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ito dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. At syempre, laging tandaan kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo ang iyong mga kapamilya na tubutok sa programang ito sa susunod nating pagsasama. At sama-sama natin pagandahin ng ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po ang iyong kapamilya, Vic Garcia. Ako naman po si Aveline Garcia. Laging tandaan, sa tulong ko pa sa mag-global, gaganda ang mundo. Tulong ko pa sa mo, gaganda ang mundo.